diba? September 21 pa ngayon na tayo. Although a few days ago nangyari yan, it's September. Alam naman natin na may plano parati itong mga to. At saka meron talaga. Oh. May movement tungkol sa September 21. Oh. Palagi yan. Every year expected. Oh. Expected. Mm. Pati nga tayo. Okay, pero yung LGAC, tinatiming. Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Karambola sa DWIZ, programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-usap, pinakwinaw, pwede ka rin maskaran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. That's not even an issue to a great majority. Sabi po ng mga survey, wala na sa isip ng tao yan sa ngayon. And yet, pinipilit ng media, traditional media at least, na ibalik pa ng ibalik yan. Yan ang issue natin. South China Sea. Yan yung mga human rights. Pag tinignan mo yung survey, ang layo sa bituka ng taong bayan. So, kumbaga, hindi na nararamdaman para sa akin ng traditional media kung ano nangyayari sa baba. Kung ano yung issue nila, na agenda nila, yun ang itutulak nila doon sa kanila. May disconnect. Media. Antindi lang disconnect niyan. Eh, tignan mo lahat ng survey, anong mga concerns nila? Inflation, pagkain. Okay, corruption. Hindi nga, yung kaibigan ko ngang barbero si ano, si Nuknuk doon sa Paranaque, sabi. Sino? Anong pangalan? Nuknuk. Nuknuk. Magaling 'yon na barbero. Sabi nga niya, alam mo, sabi niya, yung mga komunista, hindi na uso 'yan eh. Kaya siguro yung sila Atom Araulo nagdemanda para bang nainsulto pa sila na. Hindi na fashionable. Hindi na uso 'yan. Eh. Sana iba na ibang laging ginawa niyo, babaero, anak ko, lalakero. Itong mga... Parang masakit. Pasay ka na, pasay. Kung kaya na hindi na nauso, ngayon ka naging komunista. Parang Senate investigation pala to. Yung totoong issue, pagkain, wala. Ng ano, ng mga costs. Taas ng gasolina. Wala, hindi yan pinapag... Pag-usapan natin mamaya, yung pong oil price sa mundo, yan ang biggest concern sa buong mundo ngayon because it is affecting inflation all over the world. Pero hindi at pinag- may inflation, global problem po yan. Hindi pinag-uusapan yan. Hindi natin pinag-uusapan yan. At least sa investigator, yung mga... Bisitahin nyo lahat ng dyaryo ngayon, zero tungkol dyan.
Mas mabuting pag-usapan yung mga... Bakit ganon? Away ng mga kakapitbahay eh. Hindi naman. Ito naman oh. Kapitbahay ba yun? Hindi naman eh. Mr. and Mrs. Oh, Mr. Mas maganda yung Mr. Face to face. Mrs. Ibig mo sabihin, Mr. and Mrs., magkapitbahay yun? Ganon na lang yan. Kahiwalay na sila ng bahay. Mr. and Mrs. Oh. Ayan ang magandang pag-usapan. Isipin mo, lahat na lang, eh, oil prices talaga. Oo. Grabe. Kasi grabe. Grabe ang epekto. Ang sabi po ng ADB, because of the inflation threat dito sa Southeast Asia, bababa ang economic growth. Yes, in Southeast Asia. 4%. Mm-hmm. Isipin mo yan. Ganun ang average, ang average ng Southeast Asia, no, sa East, 7, ganun. 3 percentage points drop. Mm-hmm. Ganun din po ang Pilipinas. Ang ating pinoprojected na growth ay 8%. Karambola sa DWIZ. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZBS Baguio.